Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 30 tao ang nawala ng malay dahil sa matinding init sa gitna ng isang piyesta sa Negros Oriental. Sa ilang bansa sa Asia, naglabas na ng heat wave alert dahil din sa init. E maituturing na rin bang heat wave ang nararanasan sa bansa? Nakatutok si Mark Salazar. Nagmamadali ang mga ito habang buhat ang isang babaeng naka-costume para sa Pakol Festival ng Santa Catalina Negros Oriental. Maya-maya, sunod-sunod na ang ganyan. Nawalan pala ng malay habang nagpe-perform ang ilang lumahok sa street dancing dahil sa sobrang init. Ang ilan sa kanila ay pinagpahinga sa ilalim ng mga puno habang ang iba ay isinugod sa local health unit. Okay naman ang lahat, ang 30 hinimatay. Pero ang ganitong insidente ang patunay ng peligrong dala ng dangerous level ng heat index. Kahapon din, 39 sa 68 stations ng PAGASA ang nagtala ng 42 degrees Celsius at pataas na heat index. Medyo matindi po kasi yung temperatures natin recently dahil may high pressure na naka-apekto sa atin lalo na nung early April. So malaki po yung role ng high pressure . Kapag halimbawa binalita po na may low pressure area, ibig sabihin more likely uulan doon sa lugar. Pero kapag high pressure po, ang dinadala po niya sa atin, drier condition at mas mataas na temperature. Ang matinding init na ito na ba ang bersyon natin ng heat wave ng ibang bansa? Sa definisyon ng World Meteorological Organization, ang heat wave ay abnormal heat weather na tumatagal ng ilang araw hanggang ilang buwan kung saan hindi pangkaraniwan ang tindi ng init. Pero sabi ng PAGASA, kulang pa ang init natin para tawaging heat wave. Pwede po enhanced temperature. Sa definition kasi ng PAGASA sa heat wave, dapat plus 5 degrees ang itinaas ng temperatura kumpara sa average maximum temperature sa nakalipas na 3 dekada. Halimbawa, ang maximum temperature ng Quezon City kaninang alas 2 na 34 degrees Celsius ay malayo pa umabot sa heat wave. Bali, ito po ay average for 30 years from 1991 to 2020. Okay. Then, kapag alimbawa yung T-max, ito po yung binanggit ko kanina na maximum temperature, kapag month of May, 34.4. Ibig pong sabihin yan, alimbawa kapag nag 39.5 tayo or 39.4 plus 5, yung temperature natin for like 3 to 5 or sabihin na natin 5 consecutive days. Ibig sabihin, pag na-observe natin, dun natin masasabi na heat wave yun. Masalimuot din daw maghimay ng klima sa Pilipinas dahil sa ating pulupulong isla na ang iba'y may mga bundok at napapaligiran pa ng mga dagat. Yung Tugigaraw po ay isang valley. Dahil may tinatawag din po tayo na urban heat island effect. So yun sa area na highly urbanized, relatively mas mataas yung temperature niya. Kapag ang lugar ay valley o napapagitna sa dalawang bundok gaya ng Cagayan, mas mahirap umihip ang hangin kaya mainit. Ang urban heat island effect naman sa mga syudad ay ang init ng singaw ng simento na pinaiinit lalo ng mga bakal at salamin sa syudad. Pero hindi lang sa Pilipinas mainit kundi sa ibang bahagi ng Asya. Tulad sa Bangladesh kung saan isang linggo hanggang 43 degrees Celsius ang temperatura, kaya may nationwide heat wave alert. Suspendido ang mga klase roon at apektado ang mga hayop. Hanggang 5 degrees na mas mainit ngayon kumpara sa parehong panahon nung nakaraang taon. Kaya daan-daan na ang sabay-sabay magdasal para umulan. Sa Thailand naman, umabot sa 30 ang patay dahil sa heat stroke. Kaya pinapayuhan ng mga naroon na iwasan munang lumabas. Record-breaking naman ang init ngayong Abril sa Myanmar. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.